Yaman ng ating kultura at tradisyon sa ating bansa ay nararapat lang na ingatan at pagyamanin pa natin to. Kaya naman mahigit isang buwan bago ang buwan ng panitikan sa buwan ng Abril ay talagang puspusang pinaghahandaan na ito. At kaugnay niyan, ating makakasama ngayon ang Senior Language Researcher ng Komisyon sa Wikang Filipino. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Ginoong Jose Evie Duclay. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa inyong pong studio at sa inyong pong mga magiliw na mga taga-subaybay at mga taga-pakinig. Rise and shine po, Sir Evie. Sir, bakit po ba sa buwan ng Abril ipinagdiriwang ang buwan ng panitikan? At gaano po ba kahalaga na mayroon tayong ganitong pagdiriwang sa ating bansa? Ang pagdiriwang po ng buwan ng panitikan ay atin pong ipinagdiriwang tuwing buwan ng Abril sa bisa ng proklamasyon bilang 968 serye ng 2015. Sa buwang ito, pinagdiriwang po natin dahil sa mga akdang pampanitikan na gawa ng ating mga kababayan, mga kapwa Pilipino, mga anak ng bayan ng masarimuot at kawing kahawing nakasaysayan ng Pilipinas. Ito ay sa pakikipagtulungan, siyempre, ng iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan, halimbawa ang National Commission for Culture and Arts, ang NBDB at ang Komisyon sa Wikang Filipino. Napakahalaga po na ipagdiwang natin ang buwan ng panitikan upang sariwain natin, alalahanin natin, balikan natin ang mga ambag sa kasaysayan ng panitikan ng ating mga dakilang mga kababayan ng mga Pilipino. Sir, napakarami po talagang inihanda. No? Pero ano-ano pa po ba ang iba pang mga patimpalak na inihanda ng KWF at paano po ba makakasali ang mga kababayan natin? Okay. Dalawa po ang timpalak na inihanda ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa buwan ng panitikan. Una, yung Dangal ng Panitikan 2022. Ito po yung pinakamataas na pagkilala sa naiambag sa panitikang Pilipino. O katumbas po ito ng tinatawag po nating Lifetime Achievement Award. Samantala, para sa timpalak naman po, nariyan po yung Talaang Ginto, Makata ng Taon. Ito naman po ay pagsulat ng tula. Regardless po kung anong edad, anong profesyon, anong edukasyon, ay maaari po silang lumahok dito. Ang kailangan lamang po nilang gawin ay siyempre po, dahil sa panahon ngayon ng pandemya ay pinapakalat at pinababati po natin ang lahat ng mga impormasyon sa pamamagitan ng mga iba't ibang social media platform. Dalawin po nila, bisitahin po nila ang Facebook page ng Komisyon sa Wikang Filipino at doon po nila matatagpuan ang mga pabatid, patalastas, hinggil sa tuntunin ng pagpapadala ng nominasyon sa Dangal ng Panitikan, ganun din yung paglahok sa Makata ng Taon o sa Talaang Ginto, Makata ng Taon. Alright, Sir Jose, good morning. Si Gab po ito. Panghuli na lang po, mensahe o paalala po para sa ating mga kababayan at sa ating mga ka-RSP. Yes, sir. Magandang umaga po. Inaanyayahan po natin ang sambayan ng Pilipino na makilahok sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan, sa pagdiriwang ng pagsali at pagpapadala ng kanilang mga lahok para sa Talaang Ginto, Makata ng Taon. Baka ito na po yung pagkakataon na kayo naman ang mahirang at manalo bilang Makata ng Taon para sa 2022. Ganon din po, inaanyayahan din po natin ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, mga individual na may mga natatangi ambag sa pagpapunlad, pagpapayaman ng ating panitikan o panitikan ng ating bansa na magsumiti po ng kanilang mga nominasyon para sa Dangal ng Panitikan 2022. Alright, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong Martes ng umaga. Ginoong Jose Evie Duclay, ang Senior Language Researcher sa Komisyon ng Wikang Filipino.